Hello, so good day sa inyong lahat, ano? So this is the we're on our second week. So yung topic natin ay under siya ng PS2 and PS3. So week 2, ito yung PowerPoint ng ating information sheet. So ang content nito ay padadaliin lang natin yung laman ng PowerPoint presentations niyo sa Schoology. So sa site lang natin yung mga words na kailangan nating malaman. Okay, so iba't iba kasi tayo ng alam dun sa word na nasa Schoology, pero ang silbi lang nitong video na to para uniform lang yung alam natin tungkol dun sa topic natin, okay? So this is human cultural variation under week 2. So ayun, punta tayo dito sa human cultural variation. So unang-una, yung variation, ito yung pagkakaiba-iba. Okay, kaya siya variation, parang variety lang siya. Ibig sabihin, iba't iba. Yung pinag-iba-iba natin. So, meron ditong word na, ito yung human variability on human variation is the range of possible values of many measurable characteristic, physical or mental of human being. So, ito nga, may pagkakaiba-iba. So, may variation dito, and we have here the human variability. So, yun. So, skip natin to. Kunin natin yung factors that affect the human variability. So, we have here the genetic drift and the natural selection. So, basically, yung genetic drift, kung makikita nyo yung example dito, we have here the yellow and the green frog. So, pag nagmate ang yellow at green frog, ang dominant genes, kunwari, ang dominant genes is kulay green. So, yung kulay green yung lalabas na mga anak niya. So, meron ditong red frog. So, ibig sabihin ay namatay sila. Ibig sabihin, hindi dominant yung genes na meron dun yung sa mga red frog. So, bakit tatanong nyo ako, bakit po, sir, may lumabas na red frog dyan? Eh, green and yellow frog naman yung nagmate. So, basically, ganito yun. It's either yung green frog or yung yellow frog yung may genes nung red frog. Okay? So dito, pwede naman siya na yellow frog yung mabuhay. But since dominant yung kulay green, so kulay green yung lumabas sa kanila. And we have here the natural selection. So meron tayong choice kung ano yung pipiliin natin. Okay? Next, the genetic drift is one of the four factors. We have here the mutation, migration, genetic drift, and natural selection causing the pole to change over time. Okay, so yun yun. So natural selection, adapt the environment. Example, yung giraffe. So first generation niya, maikli lang yung leeg niya, but then nagiging mahaba yung leeg niya kasi yung pagkain nila is matataas na. O di kaya parang yung tao lang din, di ba? Kung dati yung mga Pilipino medyo hindi sila ganun katangkad, pero yung sa way ng pagkain natin saka yung mga nahahaluan tayo ng ibang race, unti-unti tumatangkad yung mga Pilipino. Okay, factors that affect the human behavior. So this is very self-explanatory naman na ano. Nutrition and malnutrition, ibig sabihin, may variability. Okay, so merong malnourished, meron din naman na malusog. Population and toxin exposure. So yun, ito yung mga ibang factor na nakaka-apekto sa pagkakaiba-iba. Factors that affects the human variability, we have here the education. Example, yung kultura na meron yung mga walang, yung tinatawag natin na hindi sila ganun ka-edukado, iba yung kultura nila as compared dun sa mga tao na nakapag-aral. And we have here the cultural environment and the social environment. Siyempre, kung ako naman ay lumaki sa Manila, so walang punto yung pagsasalita ko. But since lumaki ako sa Cavite, so parang pag pumunta ako ng Manila, kakaiba yung way ng pananalita ko as compared sa mga Manilenyo. So yun yun, ano? Next, we have here the factors that affect the human variability. Meron ditong family environment and upbringing, especially before age 5. We have the child abuse and neglect, accident, industrial and internal injury, and so on. Ano. So ito ay hindi ko na natin masyadong isasite. Ano. Okay, next, we have here the sexual orientation.
So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, unahin natin yung asexual. So, lack of sexual attraction. Ito yung hindi ka na-attract sa opposite sex mo, hindi ka na-attract sa kaparehong gender mo, hindi ka rin na... Basta wala. Wala kang attraction na nararamdaman. Kunwari, ako, may magandang babae na dumaan, tapos hindi ako na-attract sa kanya. So, kahit na malaking nalalaki yung dumaan, hindi rin ako na-attract. So, ibig sabihin nun is asexual ako. Next is bisexual. Ito yung na-attract, kunwari ako lalaki, na-attract ako sa babae. So basically dapat ganun. Pero may tendency na na-attract din ako sa lalaki. So ang tawag sa akin dun is bisexual. And then the next one is the heterosexual. So opposite sex attraction. Ito yung normal na pag lalaki ka, ma-attract ka sa babae. Pag babae ka, ma-attract ka sa lalaki. Next we have here the homosexual. So ito yung gay and lesbian, yung na-attract sila sa same sex nila. Pansexual, attracted to one regardless of sex, branch of bisexuality. So ito yung wala akong pakialam kung ikaw ba ay gay, lesbian, babae o lalaki. Basta na-attract ako sa iyo. So ganun yung sa pansexual. So polysexual, attracted to multiple gender. So paano tong multiple gender na to? So pwede na lalaki ako, pwedeng babae ako, pwedeng gay ako, pwedeng lesbian ako. Ganun ba yung ibig sabihin na multiple gender? Meron akong apat na gender. So basically, ganun nga siya. Ito yung point na na-attract ka sa isang tao na undecided pa. Hindi niya alam kung lalaki ba talaga siya, hindi niya alam kung babae ba talaga siya. Okay, ganun yun. Next, we have here human genetic variation. We have here the sex, the gender, or gender. So, syempre, pagkakaiba-iba natin yun. Babae, lalaki, di ba ganun naman talaga. Skin and eye coloring, complexion. So, mayroong mga tao na maputi, may maitim, at meron din kayo manggi. Mayroong tao na kulay blue yung mata, kulay brown, kulay black. Pero meron sa amin, sa kanto namin, ano, kulay pula yung mata niya. Parang ano, miyembro ng kuruta. Adi kasi siya. So, yan. Next, we have here the hair color, baldness, and so on. Merong mga tao na balbon, merong tao na hindi naman ganun kabalbon. And we have here the cleft lip and cleft palate. So, yung may mga biyak sila dito sa may ano, sa may nguso, no? So kung makikita niyo sa picture, ang question dito, bakit kaya ang lalaki ay may nipple din? So basically, wala naman talagang silbi yung nipple para sa amin. Ano? So wala naman siyang, hindi naman siya ganun ka-functional sa amin. So basically, yung nipple kasi, nung nasa tiyan pa lang tayo, which is wala pa tayong gender, nilagay na kaagad yung nipple dun. Para kung sakasakali na maging babae tayo, at least yung nipple nandun na siya. Okay? Next tayo is, we have here the body shape and size. So merong mga tao na matatangkad, may maliit, may petit, di ba? So merong mukhang gasol, so body type, and the motor skills, and the physical disabilities. Yung physical disabilities, huwag na natin itong elaborate, ano? Yan, ito yung mga example ng mga physical disabilities. So alam na natin yan, ano? Body shape and size, we have here the reproductive attributes, we have virginity, fertility, and parenthood. Yung virginity, so basically ito ay nagsastart dun sa mga babae na hindi pa nagkakaroon ng menstruation. So once na nagkaroon na sila ng menstruation, tumapasok na sila dito sa fertility. And then pagka nabuntis na sila at nakapangasawa, dun na sila papasok sa may parenthood. Okay, next one is the human development, so we have here the age. Under the age, we have the childhood, puberty or adolescence, and menopause or yung menopausal stage. So, same, we have here the variation of the man and a woman. So, we have here the body. Yung picture na nakikita nyo, ito yung example ng body modification. Okay? So, merong, kung nakakita kayo, na kayo ng lalaki na ano, yung nagpapabuta sila ng tenga, tapos pinapalakihan nila ng butas, yung tunnel na tinatawag. So, yun yung example siya ng body modification. And another one, aside from this one, yung mga may tato. Okay, another example siya ng body modification. Next, we have here the body shape and size. So, we have here the physiological and personality traits.
intelligence, spatial aptitude, and meron ditong word na cognitive. So aside from the cognitive, dapat meron din tayong metacognitive. So ano ba yung metacognitive? Example ng cognitive ay ang araw ay lumulubog sa kanluran. So paano siya magiging metacognitive? So magiging metacognitive siya kung iisipin mo kung talagang lumulubog ba talaga ang araw. Based on reality kasi talaga, yung mundo ay umiikot sa axis. There's no such thing na ang araw ay lumulubog at lumulutang. So that is the metacognitive. So basically, metacognitive is your cognitive about your cognitive or your knowledge about your knowledge. Okay? And also we have here the body shape and size. So we have musically ability and creative ability and human performance. So meron sa atin na magaling sa music. Kaya mag-play ng different kinds of instrument, magaling kumanta, creative ability, marami sa atin, or yung ilan sa atin ay magaling sa drawing, di ba, magaling sa mga art. Tapos meron naman sa atin na magaling mag-perform, di ba, yung mga sumayaw, kumanta, mga ganun. Define, okay, so ang itong human variation or human variability, this is under the PS2. Also under the week 1. So next natin yung PS3 natin. Natin yung defining culture society from perspective of anthropology and sociology. So what is first the anthropology? Yung anthropology basically ano lang siya, study about the attitude and behavior of one person. And this the sociology is syempre yung study ng ating society. Okay? Number 1, characteristic of culture. Culture is learned. So ibig sabihin, ito ay hindi likas sa atin. Ito ay natututunan. Sabi nga dito, culture is not innate. So ano ba yung innate? Ito ba yung kapag mainit tapos nakapatay ang aircon, yun ba yung innate ka? So hindi ganun ano. Ang innate, ang ibig sabihin nito is natural sa'yo. So ibig sabihin, culture is not natural in a person and not biologically in nature. Okay, example nito. Taga Cavite ako, tapos pumunta ako ng Manila, iba yung way ng pagsasalita ko sa kanila. Or in vice versa na lang, taga Manila ako, tapos pumunta ako ng Batangas. Tapos yung way ng pagsasalita nila, parang in a span of time, kunwari tumigil ako sa Batangas ng 3 weeks, parang na-adapt ko sila yung way ng pagsasalita nila, yung mga punto ba na sinasabi. So doon papasok yung culture is learned. Natutunan mo na siya yung way ng pagsasalita nila. Next one, characteristic of culture is enculturation. So yung enculturation, syempre, the process of learning about culture. So sa enculturation, hindi po pwede na may natutunan ka, tapos hindi mo na siya in-apply sa buhay mo. Hindi enculturation yung tawag doon. Enculturation, pag in-apply mo siya sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Example nga, nasa taga Manila ako, tapos nasa Batangas ako, natutunan ko yung accent nila, pero hindi ko naman siya ina-apply sa pagsasalita ko, hindi enculturation yung tawag doon. Okay? Enculturation siya, pag nakipag-usap ako sa Batanggenyo, tapos ginaya ko lang din yung punto nila na natutunan ko, that is enculturation. Okay? Just like embracing one culture. So, ganun yung enculturation. Next characteristic of culture. Culture is shared. So, naipapasa siya. Umuwi ako ng Manila, dala-dala ko yung accent ng Batangas, tapos tinuro ko siya sa kapatid ko, sa nanay ko, sa tatay ko, or sa pamangkin ko, and so on. So, sa ganung paraan, naipasa ko yung kultura ng Batangas kahit hindi sila pumunta ng Batangas. So, yun yung example ng culture is shared. We have here also the culture is adaptive and dynamic. So, pag sinabi natin na adaptive, hindi lang to yung natutunan mo siya, yung kultura, hindi ganun. So, sa example dito, kung makikita nyo, ito ay example ng Ibatan House. Okay? So, nung unang panahon, ang bahay ng mga ninuno natin ay bahay kubo, di ba? Pero bakit sa Batanes, bato yung bahay nila? Kasi ang Batanes ay prone kasi sa mga bagyo. So, madalas dyan, malakas ang hangin. Pag nagtayo sila dyan ng nipahat, masisira ka agad ng bagyo. Kaya, kinawa nila, nagpatayo sila ng mga bato na bahay. So, yun yung example na adaptive. Hindi lang siya nagre-reflect sa
kung anong kultura yung na-adapt mo, kundi yung kultura mo mismo yung mag-a-adapt dun sa environment mo. And culture is dynamic. So ibig sabihin, napakarami, iba-iba, nagbabago. So kunwari, ang uso dati ay pop music. Tapos biglang dumating itong mga Koreano, nauso yung K-pop. So naging dynamic siya. Aside from nadagdagan yung kultura natin, nabago rin yung kultura na sineselebrate natin, o yung kultura natin dati dahil dito sa mga bagong dumarating na culture. Okay? So cause din siya ng inculturation. Okay, yung pagiging dynamic ng culture natin. Next one, culture is abstract. So ano ba ibig sabihin ng abstract? So ibig sabihin ng abstract kasi, yung knowledge mo, hindi pa siya talaga proven. So wala kang malinaw na ebidensya para ma-prove yung knowledge mo. So yun yung abstract. Okay, ano ba ang purpose ng Zoom? Kasi kung binasa lang natin yung nasa Schoology natin na PowerPoint, magkakaiba yung way ng thinking natin dun magkakaiba yung knowledge natin about the lesson. Pero pag nag-zoom tayo, nakinig tayo kay Sir Fritz, so magiging uniform yung knowledge natin. Pero pag hindi pa siya uniform, ibig sabihin, ang knowledge nyo palang is abstract. Same with the culture. Ano? Kunwari, nakarinig ako na ang kultura pala ng mga taga-Africa ay kumakain sila ng laman ng tao. Not knowing na, hindi pa ako, noted na hindi pa ako nakapunta ng Africa. So sa mindset ko, ang kultura ng mga taga-Africa, kumakain sila ng tao. Pero once na pumunta ako sa Africa, tapos nasaksihan ko mismo yung kultura nila, mababago yun. Hindi na magiging abstract yung pananaw ko dun. So mapapatunayan ko na hindi pala sila kumakain ng tao. Naging tradisyon lang nila dati na umiinom sila ng dugo. So parang yung sa kapatiran lang natin dito sa Pilipinas dati, yung naghihiwa tapos iniinom nila yung dugo ng mga kasama nila, kapatiran. Next, we have here the culture is symbolic. So symbolic naman, ang example dito is yung flags ng iba't ibang bansa sa mundo. So symbolic siya kasi yung flag nagre-represent siya sa isang bansa. Example yung dito sa atin, yung araw, yung isang bansa tayo, we have 3-star, the Luzon, Visayas, and Mindanao. So ganun din ano, yung mga bansa na to, yung mga flag na ginawa nila ay hindi na lang basta ginawa. Okay? Yung flag nila ay nagre-represent kung anong race meron sila at kung saan bansa sila nabibilang. Okay? Next one. We have here the Judaism on the Eye of the Providence. So, pag nakita naman na natin itong Eye of the Providence, anong pumatakbo sa isip natin? Siyempre, the Illuminati. And same, yung logo ng Olivares College, so pag nakita natin yan sa daan, madidistinguish agad natin na, Olivares College yan. So that is another example of symbolic. So yun, ito lang yung topic dito sa PS2 and PS3 under the week 2. So guys, hope na makatulong tong video na to, no, sa pag-aaral nyo, no, dun sa knowledge nyo tungkol dun sa lesson natin sa My Schoology, no. So yun guys, thank you, and ipopost ko pala to sa aking official channel sa YouTube, ano, which is the Geek Hub. So sana mag-like na lang kayo dun sa video, and please do subscribe sa channel ko, and paki-share na rin to para sa iba, para alam din nila, no. So yun, salamat sa suporta, and bye guys.